ano, nag-kiss ass kay Lisa. Nagalit din yan si Lisa sa kanya dahil yung bunganga niya, na-kiss ass, na tunay na patay, napatay gutom. Kung hindi ma, kung hindi binigyan ni Kuting ng trabaho ay ng posisyon diyan sa ano na yan, para labanan daw ang kahirapan. Yung pala siya, ah, dapat lumaban sa kahirapan daw siyang malamon. Alam mo, may tumawag sa akin. Sige, pag-usapan natin si Patay Goods. Si Vovo, si V-O-V-O. May tumawag sa akin, mga palangga. Mga kababayan. Okay? May tumawag sa akin ng bonggang-bongga. Na itong jutang genemis na itong yung nadisbar na walang trabaho. Nadisbar na walang trabaho, napatay tong goods. Kaya nag-kiss us para may makain. Ay inuutangan ang mga Chinese businessmen. Oh, alam mo, naawa sana ako sa iyo. Dahil sabi ko, wala ka nga budget, hindi ka nga binabudgetan dyan sa iyong pwestong julul ka. Sa mga ibukenda ko, ayon sa aking source, ikaw, napatay tong goods, dinodorobo mo yung mga in-check, mga Chinese na mga negosyante. Dahil sinasabi mong malakas ka kay Lisa, kinukuhaan mo sila ng pera. Gago ka! Sana itong mga patay gadom, sabi ko nag-comment. Patay gadom. O yan. So, kininalakawan mo, ay kinuutangan mo itong mga Chinese businessmen na sinasabi mo malakas ka sa Kai Kuting. Mambubudol ka. Diba? Inuutangan mo 2 million, 3 million, 5 million. Isinasuka ka na. Ayaw na magpabudol sa iyo ng mga Chinese. Tapos nagre-request ka pang lalamon sa mga restaurant kasama pamilya mo. Ikaw ang tunay na patay gutom, gago. Diba? Imagine yung mga kababayan. Ito mga Chinese dyan sa Maynila na mga negosyante, tinatawagan itong patay gadom na to na kung para makalibre lang siya ng pagkain kasama ang pamilya niyang patay goods. Makakain sa mga high-end na restaurant. Aside from that, inuutangan mo. 2 days ago, sabi ko ayaw na kitang patulan kasi kawawa ka naman. Kasi ang dapat na patulan si Lisa at saka si Kuting dahil ikaw wala kang budget. Ikaw ay kiss-ass lang, utu-uto at bobo lang talaga dahil nga gusto mong what? Mag-kiss-ass nga, mag-sip-sip. Okay? Sino ngayon ang patay good sa atin? Ha? Pinagmamalaki mo pa, may nabasa ako, nag-send sa akin, na sinasabi mo 200,000 daw yung worth na pinabigay mong Nutriban. Ang cheap! Ulitin ko ulit. Yung pwesto mo, hindi lang pa ang 200,000 dapat, ang budget na ibubuhos para labanan ang kagutuman. Hindi ka binabudgetan ni Lisa, ha? Dahil si Lisa dapat ang magbigay sa'yo ng budget. Dahil sukang-suka siya sa kabubuhan mo, ikaw namang syunga, nagtikis-as para makabudget kang gago ka. Alam mo na, di ba? Kaya ka nga, ang anak mo at ikaw, galit na galit noon nung hindi ka pa ina-appoint. Dahil mapapahiya ka sa mga dilawan na tinawag mong VOVO. Pero dahil nagsusiksik ka, kinukulit mo ang Malacanang, kaya napilitan si Kuting, si Lisa, na i-appoint ka si Ahas kahit sukang-suka siya sa iyo. Kaya wala kang budget. Kaya ikaw ang patay goods. Kaya hindi ako, gago. Ikaw. Subukan mo. Mawala ng trabaho dyan. Unang-unang disbar ka na. Okay? Diba? Wala kang trabaho. O, kaya naman nagmakaawa ka para makapwesto. Kasi sino ngayon ang patay gutom sa atin? Ako o ikaw? Sino ngayon ang nangingikil sa mga Chinese businessmen? Sino ngayon ang nangungutang sa atin? Tapos gusto nyo, nagpupush-push ko kasuhan si Marley ka, I'm just waiting for all of you. Pakainan nyo. Mga kababayan, huwag nyong patayin ang isyo sa pulboron at sa kidnapping. Pulboron, kidnapping, yan dapat ang tutukan ng Senado at Kongreso. Okay? Malapit na kayo, sabi ni Danny Quesada. Bobong gadon, patay gadon. Ay, nako, mga kababayan. Ngayon, nakuha pang mag-concert, again, may pabiga-biga pa tong si Kuting, may pabigay-bigay pa na ng bulaklak. Tignan ninyo. Ayan, atak-atak sila ni Mother Pebbles talakera dyan sa post niya.
Kita ninyo, may papapaganyan-ganyan drama pa na mag-makeup daw si Kuti kasi nagtatampo na raw ang jutang din niyang ahas. Hindi na daw nadidate. Anong klaseng presidente yan? Ang Pilipino ay nagtatampo, hindi lang tampo, nagagalit dahil sila ay nagugutom. Yung asawa niyang ahas, naka-headline pa, nagtatampo kasi walang date, walang iyot. Paano jijiyotin yan? Eh, yun nga, ayun nga sa ating source, nagpapahanap, hindi lang, magtuturba sa kanya, at Russian pa gusto. Oh, bago yan. Bakit ka nagpapahanap, Lisa, sa iyong bakling na nasa likod mo, na nagsusupply sa inyo ng pulburon, at ng mga kababuyan, nang pag nasa Europe kayo, nagpapahanap ka ng Russia na hihima sa'yo? Sige nga. Oy, yung jokling na nasa likod mo, huwag ka magsinungaling. Hindi na ka napangalanan kasi gagamitin ka ni Lisa. Eh. Si Lisa ang atakayan ko. Russian ba gusto mo? Mayroon pa kayo pa date-date? Eh, nagjujugjugan. Nagbubugbugan naman kayo dalawa. Nagbubukulan kayo. Tumigil nga kayo sa katsipan nyo. Kababuyan ninyo. Kitang-kita na mga cabinet secretary sa PSG kung paano ka Ginombag Marcos Jr. ni Lisa. Oh, may pa-date-date pa kayo mga yawa kayong pinagdulukon yung taong bayan? Ha? Ikaw, Patay Goods. Balik tayo kay Patay Goods. Mga kababayan, yung nagisbal. Pag ikaw tinanggal dyan, gutom yung pamilya mo. Oh, sige. Hamunin ko kayo lahat. No? Actually, hindi lahat. Si Marcos Jr. na ang gusto kong hamunin. At saka si Lisa kasi sila ang numero unong nagpapahirap sa inyo. Itong si Gadon, latak lang yan. Okay? Yung na-disbar na ano na yan, na jobless. Pag walang trabaho, gutom ang aabutin yan. Okay? Kaya sabi ko nga, siya ang patay gutom. Ay, nako, bayan, kailan ba kayo babangon, Commander Aguila? Ganun daw after magbubugan, tsuktsakan ang kasunod. Coffee ba yan? Kape pa palang, wala na nga. Wala na. Hindi na lang. This bar pa, Thai Goods. Ano ito ko kay Tulpo? Sino yung invite ko sa live? Si Patay Gutom? Ako, hindi ko bibigyan ng platform yan. Doon siya. Langawin siya. Walang node sa kanya. Notary Bangag. Sabi sa friend, okay. The reason why, bakit hindi ko tinatantanan si Kuting? Dahil siya isang bangag. Imbis na sagutin ang kanyang mga aligasyon, ang sagot sa atin, kaso. Tama ba yun? Kaso? Imbis na pagpapulburon test, kaso ang sagot sa atin? Actually, I'm waiting for that, Marcos Jr. At Lisa, hindi, totoo, hindi ako nagbibiro. Inaantay ko, mga kababayan, na kasuhan ako ni Marcos Jr. dito sa Amerika at ni Lisa sa akusasyon ko sa kanila, lalo na yung sa kidnapping. So I can present the evidence. Para recorded tayo. So we can present the evidence. Hindi ka pwede magsinungaling, Lisa. Yun lang. Tama na yung mga kasinungalingan, cover up. Siyempre, ganun talaga ang gagawin ng PIDEA. Ganun talaga ang gawin ng gobyerno, pasinungalingan si Marlica. Eh, yung pinresent ko sa inyong screenshot na nagbabayaran ang presidential communication sa kanilang mga dugyot na mga vloggers. Actually, they are, mga tinga lang tong mga to eh. Okay? Doon sa gustong banatan tong mga dugyots, kayo na. Kasi ako ang target ko yung ulo ng mga ahas. Mga dugyot, mga ano lang yan, latak lang yan. Kumbaga sila ay mga latak lamang, barya-barya lang nakukuha yung mga tunay ng mga patay gutom. Okay? Sila-sila magkasama. So, ang target ko talaga dito ay ang Lisa Tanas at si Marcos Jr. Kasi silang dalawa, lalo na si Marcos, ang nagpapahirap sa inyo. Imagine ninyo, kung ma-headline tayo, Amerikanang Maharlika kinasuhan ng presidente ng Pilipinas, hindi na lang local yan, international. And I'm waiting. So, the international will talk about you and me and us Filipinos. Para magkaalaman tayo, para panoorin tayo sa courtroom. Buksan ang korte para makapakita.
ebidensya, yan ang gusto kong mangyari. Do you think natatakot ako sa pagsisindak no sa aking kaso? Kung gusto nyo talaga, well, hindi nga kayo malinis eh. Kung ito yung mga kasinungalingan lang ang sinasabi namin, ulitin ko si Attorney Glenn Chong, ayaw nyong patulan. Bakit? Kasi madadrag kayo, di ba, Lisa? Ayaw mong patulan si Glenn Chong kasi mapapakita namin ang ebidensya na ikaw ay nakipagsabwatan sa pandaraya. Bakit ang tagapagsalita mo o mga kiss-ass ninyo, taga-Pidea, kung sino mga hindot na yan? Ang lagi nagbubunga nga, napumarli ka kasuhan, 10 million, 20 million, danos, chuchuchucho. Ang hilig nyo sa trial by publicity. Mga kababayan, hindi porket nakalagay sa headline ng mga dugyot na mga media, Marlica, umiikot na ang tumbong, takasuhan, 20 million, mga ganun-ganun. Once in headline nila yan, gamitin yung utak nyo, hindi ibig sabihin, panalo na sila sa kaso. Meron pang presentation ng mga ebidensya. Yan ang gusto nilang gawin sa akin. At hindi ko sila uuruhan. Mga patanginan nyo, lagi nyo dyan pangalan ko, 2 million, 5 million, 8 million, 100 million, 1 billion, na danyos. Hindi ma-award sa inyo, hinihingi nyo. Okay? Dahil huhubaran ko kayo sa hukuman ng Amerika. Doon tayo, hindi kayo eh, si Lisa. Lahat ng ipinresent ko sa otoridad, ikaw number one, Lisa. At ang ibang ebidensya, pinresent ko na. Diba? Paulit-ulit ko sinasabi sa inyo. Kaya alam mo, iikot-tumbong yan. Sabihin nyo, yung mga dugyot yan, ikaw, patay goods. Bakit inuutusan mo Solicitor General Chuchuchu? Utusan mo si Lisa, sabihin mo, Madam President, President ngayon, Madam Lisa, kailangan na kasuhan mo na si Maharlika. Do you think gagawin niya yan? Tingnan natin. Yun ang inaantay ko. Dahil ang target dito ang demonyong kidnapper na si Lisa. Hindi naman si Patay Gutom ang nang-kidnap eh. Nagkikiss-ass lang yan eh, para magpalakas. Ang nang-kidnap si Lisa. Ang nakipagsabwatan, pati si Teddy Boy Loxin during that time, yung asawa niya, nakipagsabwatan, kaya dapat mahila lahat sa korte yan. DFA, mahila kayo lahat. DOJ, mahila kayo lahat dahil tinamdan nyo ng kaso si Distressed Mother. Ha? Embassy sa Turkey, nakasabwat kayo lahat. Bureau of Immigration, kasabwat kayo lahat. Kaya nga I challenge you, Lisa, kasuhan mo ako para karahin natin lahat ng mga tiwali. Para ma-present natin, okay, kasi sa alam nyo naman, yung mga may experience dyan, na dating may nagkakaso-kaso na kayo, hindi lang pwedeng isang sa Pilipinas na nangyayari yan, hindi lang pwede isang panig lang ang titignan mo. Na ito, Lisa Marcos, nanghingi ng 1 billion danos kay Maharlika. Hindi dyan nagtatapos ang usaping kaso. Sino lang ba pakikigan ng korte? Eh, paano naman testimonya ko? Paano naman ang mga ebidensya na hawak ko? Dyan kayo, mga bobo. Ha? Ikaw, Lisa, hindi ka nag-iisip. Gago. Oh. Wala na, sinisimot ko na lang. Pahingin pa ang kape. Talaga pahinga hot water. I-juice ko lang sa mukha ni Lisa. Ay, nako. Juice ko lang ng bonggang-bongga. Okay. Sana makulong ng lahat ng mga corrupt hot water. Ngayon, mga kababayan, kanina kasi, dapat talaga magbablog ako. Kaya lang parang may hangover pang hitag. Guys, sabi ko, tulog-tulog muna tayo. Yung mga palangga ko tulog na. Oh, Remy, ano? Si Remy, isa pa pang itad eh. Tubig na lang. Uminom na ako maraming tubig. Admin ko lang. Pangalawa ko pa lang to. Dali lang, ha? Oh. Okay, mga palangga. Titipan muna tayong kape. Mag-relax muna kayo. Ah, si Lisa, nanonood yung bota kinang yan eh. Oh. Ano, Lisa, titipan muna tayong kape. Girls na to. Ito na yung panghalo. Tapos pagkatapos ito, dapat ibatot kayo eh. Kay Lisa yung ano, ikaw. Ha? Ah, Lisa, magkaso ka, gago. Magkaso ka na, dali, nahantay ng taong bayan. Mga kababayan, gusto ko ipaliwanag sa inyo. Okay? But thank you sa lahat ng nagpipray sa akin. Hindi po nagtatapos sa kaso lang nila. Kailangan natin lumaban. Kaya nga sina-challenge, yan talaga challenge kay Lisa. Kasuhan mo ako na inakusahan kita ang kidnapper ka.
o extractor ka. Idadamay natin lahat. Kahit jutayin mo pa, kahit gurgurin mo pa, kung sinong gusto mong gurgurin, pating agent na yan. Kaya sabi ko, huwag niyo ako materi-teri. Timberland. Huwag niyo materi-teri, ha? O. Mga kababayan, sa seryosong usapan, kawawa ang Pilipino. Kawawa ang inyong mga anak dahil may mga inutil kayo dyan. Okay? May mga inutil kayo dyan na senador at kongreso. Kahapon, bayon, interview namin ni Ka-Eric, ni Dr. Lorraine Badoy, sina-challenge namin, ating opposition, sila Robin Padilla, si Bato, si Senator Aimee, si kung sino pa man. You do something. And I'm accusing the government, I mean, the ahas, nakasabot sa kidnapping. Ano? Iba-brush off nyo na lang to. Hindi tayo magbumubuon sa pulburon. Hindi tayo magbumubuon sa pulburon test ni Kuting. Ayaw nga niya magpulburon test. Kayo, Kongresinado, sa Kongres nga, wala nga tayong maasahan. Pero bayan na lang, kayo kinakausap ko eh. Karayan nyo to. Oh, ang tindi ng binitawan ko ngayon. Mas malupit sa pulburon na si Lisa Araneta Marcos. Kung kikon pa yung pangalan niya, Maria Luis Cacho Araneta Marcos ay kasabwat o mastermind sa pagkidnap. Now, gamitin nyo lahat ng power nyo to file a case against Melissa. Marcos Jr., di ba, presidente ka? Powerful kayo, di ba? Ano ba power ko? Kaya nyo bilhin lahat ng batasan sa Pilipinas. Pero dito tayo. Di ba? Kasi Amerikana ako, sabi nyo, di ba? Huwag ako makialam, dito tayo. Kasi wala akong kakampin. Wala kaming tiwala sa DOJ. Wala kaming hawak nyo lahat yan eh. Dito tayo. Kaya doon sa UN tayo, dalhin nyo ako sa UN. Para magkita tayo ng distress mother. Dali mo kami dalawa doon, tapos gusto nyo kaming gurgurin eh. Shout out kay distressed mother. Kung nanonood man siya ngayon, Palangga, nandyan ka ba, Palangga? I hope, makausap kita, baka naman, mag-message ka o mag-meet naman tayo. Kasi nakakarating lang sa atin. Ito yung mga taong nasa paligid niya for sure. Okay, pinatunayan, doon sa letter ng distressed mother na si Lisa ay nagmanipula ng pagkinap sa kanyang mga anak. Kawawa kayo, bayan. Isinangkalan ko na yung aking alindog. Mabi Pebbles Talakera, nandito pa si Palangga. Isinangkalan ko na yung alindog ko. Ngayon mga babayan, huwag kayong matakot. Mananalo tayo dito. Kaya mo ah, okay. Bigyan ko na naman ng tanning. Diba? Sabi ko sa Pidea, last week hanggang Friday, bigyan ko yung tanning, kasuhan niyo ako. Tagal niyo naman. Putangin na niyo, lahat na yung power, nasa inyo lahat. Kasuhan niyo na ako. Ngayon, dagdagan niyo pa yung kaso ko. O Lisa, binibigyan kita ng isang linggo uli. Hanggang Friday uli. Nakasuhan mo ako dito sa Amerika na inakusahan kitang kidnapper ka. O, para ma-present na namin yung ebidensya mo. Ang ebidensya na mastermind ka. Gusto mo, idagdag mo pa yung sa Okada. Hindi ko mga napipresent yun. O, idagdag mo pa sa Okada. Na kumukubra ka. Ang dami mong kahayupan. Alam mo, hindi ko hawak yung mga yan, ha? Hindi ako maglalakas sa loob dito magnangaknak nang wala tayong hawak na solido. Kaya sabi mo, di ba, Friday, sabi mo kay Lisa, mag-comment kayo doon. Lumayas ba yung mga yutang dinimes? Mga hayop na to. Ayan. People power na, sabi ni Timberland. Ay, kawawa naman si Marley ka, makukulong na. Si Lisa ang makukulong, hindi ako. Si Lisa Tanas ang makukulong sa kasong kidnapping pag dumating ang tamang panahon. Hindi lang, pati kasabwat niya. Si Marcos Jr., dapat nyo nang wakasan yan. Dapat nyo nang pa-pulburon test. Ano lumipad na? Nagka-pulburon na, sabi ni... Takot yung mga senador na re-electionist. Okay? Jasmine Rice. Kagabi, ano yan? Ingat ka pa po na sila dyan sa Amerika. Eh, nagtanim na ako ng ano doon, ng mga tinik ng rosas. Sa aapakan nila. Diba? Anyway, ano daw? Undocumented si distressed mother, sabi na, may nagtanong, kung pwede, i-meet mo Miss Marlica sa Europe, interviewin mo.
Actually, ayun, thank you for your comment, mga kababayan. Lumayas na pala yung ano ko, yung Pulboronic. Ayan o, 8 hours ago, off to Washington, D.C. For the first Philippine-US, yung trilateral nga, ulol. Anong gawin sa D.C. ha? May bitbit na naman kayo mga, ano, mga epektos, no? Balik tayo doon sa distressed mother. Isa pa yan. Pinakansel ni Lisa Araneta Marcos ang passport ni distressed mother. Imagine nyo, ipinakansel ang kanyang pasaporte ng ganun-ganun na lang. Demonyo to, si Marcos Jr. Makuha pa niya pakaway-kaway pagiting-iti. Hindi ko alam kung saan, kung klase, anong klaseng demonyo pinag-anuhan nyo, pinagmanahan nyo. Oh. Sabi ni Ariz, thank you palangga. Oh, andito na mga inayupa. Malayo sila, nasa DC sila eh. Nasa, ano ko ngayon eh, nasa Mars. Smuggling? Smuggling pa, huwag kalimutan, sabi ni Brian Lynn Sabado. Yes, kasama na naman sa travel si Sayarot. Nakita niyo ba si Sayarot? Tignan natin. Eh, baka tinatago na nila, baka nakalagay sa bag si Sayarot. Miss Marlica, bakit walang action ng mga tao? By the way, sa 14, di ba, mayroon sa Maisog? May rally yata tayo sa Davao. Ah, well, ano ha? May, ano natin, i-check natin yung date niyan. I think 14. April 14. Okay. Madam, ano, napansin mo ba si BBM? Hindi niya kinamayan si Sarah? Hindi ko alam. Hindi ko pa, parang luma daw yung video na yun. I don't know. Hindi ko alam. I'm not sure. Hindi pa ako makakomment yan. Tagum City, yes, trending Philippines sa April 14. Okay, sa April 14, meron tayo. Okay, Minda Diaz. Hamunin mo si Lisa. Namon ko na nga eh. Nakasuhan ako ng gagong yan eh. O, yan Lisa, total, di ba kita mo si Lolo Biden? O, ibulong mo na si Lolo Biden. Inaaway ako ng Amerikana. Kasuhan na natin. I'm just waiting for that, Lisa. Lisa kidnapper. I'm waiting for your case. Ayoko ng mga proxy. Okay lang yung mga proxy-proxy mo. Kaya kong sagutin yan. Ikaw kaya rin kitang sagutin. Gago ka. Watching from Boston, sabi ni Noel. Ay, old video na nga daw yun. Splice. Kaya hindi ko, yeah, I think. Huwag kayo mag-splice. Huwag kayo gumaya kay Lisa. Well, gawa din nila yan. Sila nang sa splice, pang ano nila yan, pang pain. Para kumagat kayo. Kaya mag-ingat kayo. Kasi sila ang gumagawa ng AI-generated. Marlica, wala akong alam sa technology, mga ganyan-ganyan, wala akong panahon dyan eh. Ano, I'm not good at computer. Magaling na ako dito pagharap sa inyo para ilabas ang katotohanan. Ba't yung mga editing-editing, my God. Nakita niyo ba yung video natin ni edit? Hindi natin ni-edit yan. Pagkatapos ko magbunganga, tapos na. Oh, ganun lang yon. Sa mga palangga ko, maraming salamat sa inyo na sinasabi niyo mag-ingat ako. Nag-ingat naman ako palangga. Pero mas gusto kong ituloy nila yung kaso. Tungkol siya sa pulburo na yan. Gustong-gusto ko yan. At least, di ba, hindi na tayo ini-ignore. Para mag-usapan tayo ng buong, di ba, gusto niyo yan? Malagay tayo sa mapa. Na may isang Maharlika na sinindak nila, na supporter nila, dahil nag-criticize na sila ay pulburonic at si Lisa ay, ang kay Lisa, hindi to kritisismo. Totoo to. Ang kay Kuting, kailangan pa nang magpa- pag, well, ang manifestation sa bunganga niya na pangiwi-iwi, nandiyan dyan eh. Yun ang gusto niyo ba yun? Gusto, may tanong ako sa inyo, gusto niyo ba kasuhan? Okay, sumagot kayo, oo o hindi. Gusto niyo ba ang kasuhan ako ni Marcos Jr. at ni Lisa dito sa Amerika, not sa Pilipinas, sa Amerika o sa UN, sa lahat, gusto niya. Huwag lang sa Pilipinas. Gusto niya? Ako, gustong-gusto ko. Matagal ko nang inaantay yan eh. Matagal ko nang inaantay. Para maka-i-present na natin sa buong mundo, sabi ni Nessa, ayaw niya. Ngayon pala nga ako, gusto ko. Gusto ko talaga makasuhan niya ako ni Lisa at saka ni Kuting. Kasi doon lang tayo magkakaroon ng chance para ma-i-present natin ang mga ebidensya. Yung mga live nila, ay mga video nila, doon natin i-present. Kasi hindi lang puro cover up nila eh. Lahat ng nilalabas ng media sa Pilipinas, pabor sa kanila, lahat yan mga bayad na. So magkaalaman dahil, you know, isiglensyo nga, ayaw kasuhan eh. Ay, ayaw kasuhan eh, nandiyan sa Pilipinas eh. Bakit puro publicity lang ginagawa nila sa akin?
Bakit puro paninindak? Ilagay niyo sa papel na si Maharlika ay kasuhan niyo ako dito. Na tinatawag ko si isang kidnapper. Kaya pa-represent natin exhibit A, B, C, D, E, F, G. Baka lumagpas ang alphabet sa mga exhibit. Baka pati Sanskrit pa iisama. Ay, nako, mga kababayan. Duwag sila, dahil just, ano sabi ni Palanga? Parang mag-comment ni Palanga. Okay? Duwag sila. Duwag talaga yung mga yan. Mga bangag yan. O, oh, diba? Imagine nyo, magkita-kita tayo doon. O, oh, saan man nila. Dito sa Amerika. Yung mga Filipino-American, ha? Mag-present kayo ng mga dance ninyo. Imagine nyo, habang nililitis sila, nasa labas kayo. Tapos, yay, gaganon-ganon kayo doon. Ibig sabihin, nagdidiwang tayo kasi maririnig tayo. Lahat ng buong mundo. O, oh, yun lang naman ang gusto niya. Pero tignan natin kung magpapile ng case ng mga ulul. It will be fun. Sabi ni Amy, it will be fun. All media around the world will watch. Exactly, my dear. Yan ang gusto kong gawin nila sa akin. Kung talagang ako ay sinungaling dito at ito'y gawa-gawa ko lang, fine, okay, Marcos, Lisa, come on. I'm challenging you, mga ulul. Para sikat si Bangag. Sikat na nga sila, di ba? Diba sa Pandoro, wala na siyang sisikat sa pagpupulburon at saka at kidnapping. Yes, make this international. Sabi ni Kay, yan naman talaga gusto ko. Mapag-usapan ito ng international. Oh. Lisa Butod, sabi ni Francis Guevara. Oh, huwag kayo masyadong ano, alam niyo lahat ng bagay, lahat ng nilalaban natin dito, timing ika nga. Gusto ko nga ilabas ang pulburon doon sa Senate at Kongreso. O baka pwede rin dito sa Amerika, no? Sa Amerika na kaya natin palabas. Oh, sa Amerika natin palabas. Sa international, not ng Amerika. Hmm. Makapal ang mukha, di na nahiya. Hmm. BBM resign. Huli pa ba? Okay, Madam Marlika, dyan ata. Oh, nandito ngayon mga hitad. O, April 14, mga palangga, okay? Ang maisog dyan sa Tagum. Pumunta kayo kung malapit lang kayo dyan. Ay, nako. Kaya sabi ko sa inyo, hindi natatakot sa mga, only one life to live. At least, mga palangga, pag nawala ako sa mundong ito, huwag niyo akong kalimutan, ha? Na-play niyo yung mga kalokohan natin. Pwento niyo ako sa anak niyo, itong lokaret na babaeng ito, wala nang ginawa ka mo, kundi buskahin ang mga demonyo katulad ni Lisa. At least, di ba, tatawa ako dun sa, kahit na sa, ano na ako, kung saan man ako maparoon. At tayo pupunta dun eh. But I want you to fight for what is right. Kailangan ipaglaban niyo ang inyong lahi. Ipaglaban niyo ang inyong mga pamilya, ang inyong mga anak sa taksil na si Marcos Jr., sa bagag at sa kidnapper na si Lisa. Mm. New York Times Square. O pwede, no? Ay, that's a good idea. Mag-i-inquire ako kung magkano mag-hire ng billboard, ay magbayad ng billboard sa New York. Good idea yan pala nga sa Times Square. Siya nag-comment. Si Chiclet. Oo, kayo magbayad daw. Wala akong pera doon. Mag-contributean tayo. Ah, mag-hire tayo ng ano ng billboard sa New York. Ilabas natin ang pagsisingot ni Kuting. Ay. Magtatanong ako sa legal. Kung pwede natin ilabas yung boses ni Lisa doon, yung video niya. Kung paano siya nakipagsabwatan, no? Ayun, pwede 'yun. Pera lang katapat 'yun. Kailangan ko kayo doon, mga palangga. Contribute kayo, palabas natin doon, ha? Tanungin natin. Doon natin palabas sa New York sa ano? Sa billboard. Magkano ba doon ang rentahan ng billboard? Mm. Times Square para sabay-sabay sa Pinas Makati billboard. Yes, anyway, mga palangga, gusto ko kayong pasalamatan sa pagdasal ninyo. Pero gusto ko kayo maging kaparte ng laban natin. Okay? Sabi ko nga, pag kayo at pa o kaya pwede rin sa Sphere Las Vegas. Sa Sphere na lang, Las Vegas. O gusto nyo, ano? Lahat. O kayo dyan, mga taga-Japan, mag-contribute kayo. Diba? Labas natin lahat para mag-usapan tayo international. O. Para gusto kayo pasalamatan.
Pero mas magpapasalamat ako sa inyo kung mag-speak up day kayo. Okay? Mag-speak up day kayo, magpasalamat tayo sa men and women in uniform na wag na po kayo magpasindak sa isang ahas kay Lisa na nagpapatakbo ng gobyerno. Wala pong mandatong hayop na yan. Ha? Kidnapper pa! Extractor pa! Maniwala kayo sa ngangabels ko. Hindi kayo mapapahiya sa inyong mga anak na si Lisa na nagpapatakbo sa inyo. Alam nyo yan, isa, AFP, alam nyo yan, na si Lisa ay isang kidnapper. Hindi yan biro. Hindi ako magsasalta dito na wala tayong hawak. Mga kababayan, $10,000, mura yun ha. $10,000 sa Las Vegas? Baka sobra. Anyway, you know, dyan naman kayo eh. Ako wala akong pambayad doon. Kayo magbabayad doon palang ka. Ako lang ngayon yung taga-ngangabels. Ay, no, mas sikat ka pa sa solar eclipse. Sa total, yung sabi ni Minda Diaz. Well, sikat si Marcos Jr. at saka si Lisa. Diba? But anyway, mamit kayo ni Sarah Ferguson. And andyan yan si Sarah Ferguson, makakatikim din niya ng ano, makakatikim din niya ng ebidensya. Darating tayo sa mga sa tamang panahon. Thank you.